For today's video, nandito po kami ngayon sa The Anchors Beach Resort. Yan, papasok po tayo. Pagpasok po natin, makikita po natin yung may duyan dyan. Tapos, parang garden siya. Ayan, makikita nyo po yung mga flowers, ba't ibang kulay ang flower. May mga upuan din po dyan. Yung duyan po ay lakas pong maka-reach. Ayan, tingnan nyo naman. Ang ganda po ng duyan nila. Pagpasok nyo po dito, diretso po kayo sa may counter para po sa entrance fee. May rules and regulation po ang resort. Ayan po, basahin nyo na lang po. Ayan na po si Scarlett and Sam, nilagyan na po ng wristband. Kung makikita nyo po, nahagip ko po sa camera yung mga permit po nila. Dito po sa counter na to, meron po silang paninda ng mga alak, chicheria at mga softest drink. At ayan na nga po, nilagyan na po ako ng wristband. Kaya po may wristband kasi yan po ata yung sign or tanda na nagbayad ka ng entrance fee at pwede ka nang magliwalo sa loob for the girl. Alas 8 po ng umaga nun, sinabihan kami na wag muna pong mag-swimming dahil ang start talaga ng pag-swimming nila is alas 9. Yun po kasi yung nasa rate time nila. At dahil wala pa po yung mga kasama namin, nagbidyo-bidyo po muna ako for the go. Makikita nyo po yung malapad nilang gate at mga talim nilang halaman sa paligid. And pwede rin mawala ang mga cottage na pinaparentang resort. Meron lang pong 4 na cottage. At may isang malaking building na may rooftop kung saan pwedeng gawing venue like wedding, birthday, and any occasions. At ayan, makikita at mababasa nyo ang mga bawal at pwede para sa pagligo sa pool. Bago nga makapasok sa venue, madadaanan ng welcome ng resort. Meron pang upuan na may pa-heart shape. Tapos bubungad agad sa inyo ang kabuuan ng view ng pool. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel or Facebook page, please don't forget to subscribe or follow my page. Salamat! Ayan, kahit po yung flooring ng resort, kinuhaan ko na yun ang video. Kapag pumunta po kayo dito, magsuot kayo ng makapal na tsinelas. Ayan, tingnan nyo naman. Oh, ang ganda po ng view. Wow! Para sa akin, napaka-advantage ang mauna sa venue. Dahil nga, tingnan nyo naman, wala pang tao. Kami talaga yung nauna for the go. At dahil wala pa nga yung mga pagkain, bisita, pamilya, at ang birthday girl na si Sophie, nag-video-video pa din ako for the go. Sayang naman nga kasi ang oras kung mag-antay-antay lang kami. Kaya, ginamit ko na nga itong pagkakataon na masolang resort for the video. Makikikain at makikilangoy lang nga kami, kaya bawal ang bad vibes at demanding dito. Namangha nga kami sa Bermuda na yan. Akalain mong sarap sa paa, tapos nakasimento pa. Paano kaya ginawa to, no? Hindi siya basta-basta natatanggal. Tagabukid talagang persa. Gustong-gusto na nga namin lumangoy eh, kaso wala pa po yung go signal na nagpa-reserve. Bilang respeto sa nagbayad ng venue, eh, mag-antay-antay muna kami for the go. Ayan, dito pala banda yung stairs, kung saan pwede kayong mag-akit baba sa pool. Ayan, napakalinis po ng paligid at ayan, buti na lang maaraw at maganda po yung kuha ng aking pagbibideo. Salamat naman. Biglang lingon nga ako nung biglang umagos yung parang tulong ulan sa pool. Tagabukid talaga ang person. Ayan, lapitan nga natin para makita nyo naman. Dito naman sa side na to, dito gagawin yung birthday celebration ni Sophie. Para po siyang maliit na building na green ang flooring. Hindi naman siya sobrang bongga, at least makapag-celebrate ng kaarawan, hindi ba? For bida, invited pa kami. Maganda yung venue dahil may sariling sink tapos may hand soap pa. Tingnan nyo naman yung dalawang bata, sarap na sarap sa panonood sa view ng dagat. Ayan, sinabihan ko nga sinasama at Scarlett na maglakad-lakad muna habang wala pang mga kasama namin. Paningang pangulit ng dalawa na mag-swimming na daw kami. Sabi ko, bawal pa. Dahil wala pang go signal ng may-ari. Ayan, kung makikita nyo po, ang laki po ng Anchor. Ayan, kung makikita nyo po, meron silang display kayak na ang ganda ng kulay. Ayan, sa banda po na yon, meron po silang smoking area. Kanyo din pong pumunta dito. Very friendly po yung lugar. Ang address po nila dito ay Barangay Arenas, Victoria, Northern Samar. Ayan, nag-recommend na ako ha. Tingnan nyo naman yung blue sky. At kapag dito ka nakapwesto, may makikita kang isla sa malayo. Meron ngang coral dyan.
Meron nga kaming nakita ang mga maliit na isda, crabs, yun lang. Nakiusap nga ako kay Sam na kung pwede mag-video habang kami naglalakad. Kat ko nga yung iba dahil dali rin niya humarang sa camera. Takang-taka nga si na Ate Wilsa dahil kumukuha ako ng video na nakadapa na. Shoutout sa'yo, Ate Wilsa Floralde. Ganyan talaga kapag content creator, kailangan gumawa ng video. Hindi naman delikado, basta magustuhan ng tao. Yung mga lola at tita ni Sophie nagsidatingan na pala. Pati yung lagayan ng mga pagkain dumating na. May ilan kasi na nasiraan ang sasakyan. Kaya wala pa yung ibang handa ni Sophie. Ganyan talaga, hirap muna bago sarap. Oy, palingon-lingon si Ate Wilsa. Shoutout sa'yo, Ate Wilsa. Ayan, the short wait is over. Dumating na sa wakas ang birthday girl na si Sophie. Gandang-ganda ng damit. Akalain mong binagay pa sa cake niyang watermelon design. Sophie is the center happiness of their family. Ayan na nga, dala-dala na siya ng kanyang Lola Irma. Talagang makikita mo sa mata ang tuwang Lola. Ayan, at habang nakikipaglaro sila kay Sophie, inaantay mo na yung ibang bisita at pagkain. Para, ayan, lahat-lahat na sabay-sabay na. Okay? At ayan na nga, nag-go signal na. Pwede na kaming maligo sa pool. Excited nga si Sam at Scarlett at syempre, pati ako. Let's party! Yoo-hoo-hoo-hoo!